Introducing the Lolulays. Hello mga kalulays! Ngayon ay December 8, Feast of the Immaculate Conception, kaya naman napagdesisyonan namin ng mga kapatid ko na magpunta sa Rina Rica sa Tanay, Rizal. Pero syempre, ang una naming destinasyon ay sa Pililia. At dahil gumamit lang kami ng Waze para matunto nito, ay dito sa public viewing kami napadpad. Ngunit sa kasamaang palad ay sarado ito. May bayad na 50 pesos ang parking kahit na hindi naman kami nakapasok sa loob. Kaya naman lumipat kami sa Santis Farmhouse kung saan maganda rin ang view ng windmill. May bayad ito na 350 per vehicle. Sabi sa Facebook page nila ay 250 lang sa 4 wheels pero 350 ang siningil sa amin. Ang unang tinignan ng mga kapatid ko ay bilihan ng mga souvenirs. Meron din silang coffee shop na Cafe Gray. Hindi naman ganun kadami ang tao na magpunta kami. Sakto lang din ang init ng araw. Magandang magpa-picture sa lugar na ito. Perfect ding mag-bonding sa mga may jowa. Ang Pililia ay isang first-class municipality sa probinsya at kilala bilang Greenfield Municipality ng Rizal. Ang windmill ay napapalibutan ng mga tanim na pineapple at very peaceful at relaxing ang lugar na ito. Mula sa taas ay matatanaw mo maraming puno ng nyog at masarap ding panoorin ang banayad na ikot ng windmill. Meron din Santa Claus sa baba. Ang mga bata naman ay malayang makapagtatakbuhan sa malawak na parang. At habang iniikot ko ang lugar na ito ay talaga namang masasabi kong mayaman ang bayang ito sa ganda ng kalikasan. At sana ngay patuloy na pagyamanin at ingatan ng mga mamamayan dito. Di rin namin pinaligtas ang wishing well. Nagulog sila ng barya. Oo nga pala, may bayad din ang CR dito na 10 pesos at syempre ay suking-suki na naman ako. Ang mga pamangkin ko naman ay umaura ng umaura sa Santa at wishing well. At ang susunod naming destinasyon ay ang Rina Rica na may layong 31.8 km o isang oras din na biyahe mula dito. Nagtanghalian muna kami bago kami pumunta. Ang Rina Rica o Rina Rosary ay located along Marilake or Marcos Highway at Sitio Acuho, Sampaloc, Tanay, Rizal. Merong brief orientation sa Pilgrim's Place bago umakyat sa El Shaddai Hills para sa background at house rules, kagaya ng bawal magsigarilyo, kumain at tamang kasuotan. Sinasabing ito ay sinimulang ito yun noong October 7, 2009 at nagkaroon ng blessings noong March 19, 2010. Ito ay merong 380 steps bago mo marating ang Statue of Blessed Virgin Mary. Ang lupaing ito ay may lawak na 13.5 hectares. Sa pag-akyat mo dito ay merong 13 candle stations kung saan mari kang mag-iwan ng iyong candle offerings. Sa mga gilid naman ng hagdan ay merong tanim ng mga bulaklak na higit na nagpaganda sa lugar. Mula sa ibaba ay matatanong muna ang 71-foot-high na imahe ng Our Lady, Queen of the Holy Rosary, na dinisenyo ng artist sculpture na si Jose Barcena Jr. Sa ilalim ng Statue ng Birhen ay merong Adoration Chapel na tinatawag na Sulod o Sanctuary of Universal Love and Devotion. Sa gilid naman ay mari kang magtirik na iba't ibang kulay ng kandila para sa iba't ibang intensyon. Ang Statue ng Blessed Virgin Mary na may hawak na batang Jesus sa kanyang braso ay kilala bilang Our Lady of Rina Rosary o Rina Rica na isang Spanish word ng kahulugan ay Rich Lady. Dito sa loob ay mayroong mga disenyo ng ulap na may 17 mukha ng kerubin. Dito rin inorient ang mga tao na akyat sa taas upang manalangin. May mabibili ka rin dito mga rosary at iba pang religious articles na binibendisyonan dito sa loob. Sa taas ay hindi na maring gumamit ng cellphone at bawal din ang shorts at sleeveless na kasuotan. Mula naman dito sa taas ay makikita mo ang kapilya na may disenyong tent o symbol of God pitching his tent among his people. Umattend kami ng misa ng alas 11 ng umaga at napakaraming tao na nagsisimba mula sa iba't ibang lugar. Very remarkable sa akin ang pangwakas na panalangin kung saan ay pinaharap kami sa mundo kung saan nakatayo ang Birhen. Nagkaroon din ng pagbabasbas. Thankful ako at nakarating kami dito upang makita ang isa sa pinakapopular na pilgrimage site sa bansa. At habang papauwi na kami ay nakakita kami ng maraming tupa. Talaga namang na-amaze ako dito dahil sa Bible ko lang nababasa ang mga ito. Ang last stop namin ay sa Taytay Market kung saan ito ay may layong 55.6 km mula dito. Approximately ay isa't kalahating oras lang ang travel pero dahil traffic ay tumagal lang aming biyahe. Hapon na kami nakarating dito. Dito ko na pinamili ng pamasko ang mga anak ko. At honestly ay hindi ganun kadaling mamili dito. At hindi na rin ganun mura mga bilihin. Sabi ng kapatid ko ay kahit ilibre pa daw siya ay hindi na siya babalik dito.
Sobrang pagod ang aming naramdaman at gabing-gabi na nga kami nakauwi ng Laguna. Ang mga kapatid ko ay pasado alas 12 na nakarating ng Quezon. Pero salamat pa rin kay God at ligtas kaming nakauwi lahat. Isa na namang panibagong experience at bonding ng aming pamilya.